Ang alam ng nakararami, hindi delikado ang fur ng pusa sa tao dahil ito daw ay gawa sa keratin na gaya lang nasa human hair at fingernails. Pero alam niyo po ba na ito ay hindi totoo? Ang buhok kasi ng pusa ay maaaring maging delikado kapag na-inhale ito dahil meron itong allergens gaya ng pollen, dust mites, animal dander, mold spores at bacteria. Kung ano ang mga yan, pag-uusapan po natin yan sa video na ito. Paano naging delikado ang buhok ng pusa sa tao? Ang buhok ng pusa ay maaaring maging delikado para sa inyong kalusugan, pero hindi sa paraan na iniisip ninyo. Ang cat dander ay isang major allergen na matatagpuan sa buhok ng pusa at skin cells. Sa madaling salita, para itong dead skin ng mga pusa. Kapag ginugroom nila ang kanilang sarili, na ikakalat nila ang kanilang mga allergen sa kanilang paligid, gaya na lang ng inyong mga furnitures at sa sahig. Ang mga particles na ito ay maliliit na nagiging airborne at maaaring nalalangkap na ninyo ito araw-araw. Dahil dito, nagkakaroon ng mga cat allergies gaya ng mga runny nose, itchy eyes, sneezing o hirap sa paghinga. At mayroon ding mga severe reactions dahil dito gaya ng asthma attacks o anaphylaxis. Bukod dito, ayon sa American Lung Association, ang buhok daw ng mga pusa ay maaaring maging irritant at maaaring matrap sa inyong mga lungs. Kaya ang pinaka-the best na pwede niyong gawin upang maiwasan na magkasakit dahil sa buhok ng inyong pusa ay linisin ang inyong bahay at siguraduhin na aalis ninyo ang mga buhok ng inyong pusa na nakakalat sa inyong bahay. Yun lang po muna para sa video na ito. Don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa mga bagong upload na videos tungkol sa mga mahal nating alagang pusa. See you po on the next video. Bye!